ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mawawalan na ng posisyon si Moira sa Apex Hospital. Alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Sa bahay ni Giselle, mag-ausap sila ni Lynette. Sinabi ni Giselle kay Lynette kung ano ang plano niya kay Moira, lalo na sa Apex Hospital. Gusto niya tanggalan ng posisyon si Moira sa Apex para daw mawalan ito ng karapatan sa lahat at maghirap na ng tuluyan. Babawiin niya ang lahat na binigay sa kanya ni Obeng. Sabi ni Lynette, ayaw niya sana makialam sa gulo nila dahil ayaw niya madamay. Sabi ni Giselle, huwag kang mag-alala, Lynette, dahil hindi ka naman madadamay dito. Dahil sa amin lang naman ito nila Obeng at Papa. Gusto din namin makagante kay Moira. At sinabi ni Giselle kay Lynette na nag-aalala siya sa papa niya dahil hindi niya pa ito makontak. At si Obeng din ganun din. Ang hindi alam ni Giselle ay andito na ang papa niya sa Pinas at dumiretso ito sa Apex. Samantala sa Apex Hospital, galit na galit si Moira dahil natisod siya sa basurahan at tinanong niya kung sino ang nagtisod sa kanya. At bigla nagpakita si Joselito, ang papa ni Robert. Nagulat si Moira. Sabi ni Moira, buhay ka pa palang matanda ka. Anong ginagawa mo dito? Sabi ni Joselito, buhay na buhay ako at nagbalik na ako, Moira. Kaya abangan mo ang gagawin ko. Dahil alam ko na ang lahat ng ginawa mo sa anak ko. Nagalit si Moira. Bigla siya nilapitan ng dalawang bodyguard ni Joselito. Sabi ni Moira, ang tapang mo dahil may bodyguard ka. Sabi ni Joselito, hawakan niyo ang dalawang kamay. Dahil guguntingin ko ang dila niya dahil masama ang tabas ng dila. At nang hiram ng gunting si Jose kay Nurse Karen, lumapit siya kay Moira. Pumikit naman si Moira habang sumisigaw ito. At bigla sinabi ni Jose na biro lang at nagtawanan ang mga nurse sa ginawa ni Jose. Sabi ni Joselito kay Moira, binabalaan kita Moira. Habang andito ako umayos ka. Hindi mo alam kung ano ang pwede kong gawin. Nainis si Moira at bigla ito umalis. Kinabukasan, nakausap ni Zoe si mami niya. Sinabi ni Zoe kay Moira na kaya umuwi ng Pinas si Lolo Jose niya ay dahil aasikasuhin niya ang Apex Hospital. At yun ay posible na mawalan ng posisyon si Moira sa Apex. Kaya kailangan nila makuha ang SPA. Yun ay katibayan na si Moira ang magpapalakad ng Apex. Sabi ni Moira, kunin mo na lang Zoe sa bahay ang dokumento. Ngunit tumanggi naman si Zoe dahil meron pa siyang duty. Kaya sinabihan niya si mami niya na siya na lamang ang pumunta sa bahay nila at kunin ang dokumento. At wala naman daw si Daddy Robert niya sa bahay. Nasa therapy daw ito. Agad naman nagpunta si Moira sa bahay nila. Nagsasalita siya habang nagmamaneho. Sinasabi niya na kailangan niya makuha ang dokumento. Kailangan masecure niya ang posisyon niya sa Apex at hindi daw siya mapapaalis. Nagmamadali siya dahil baka maunahan siya ni Giselle. Samantala sa Apex Hospital, narinig ni Zoe na may kausap ang dad niya at yun ay si Giselle. Sinabihan ni Robert si Giselle na magpunta na lang ng bahay at doon sila magkikita para sa dokumento. Kaya dali-dali na tinawagan ni Zoe ang mami. Maya-maya nakarating na si Moira sa bahay ni Robert. Pinigilan siya ng kasambahay at sinabihan siya na bawal ka dito, Ma'am Moira. Ngunit malakas si Moira, tinulak niya ang kasambahay. Kaya nagmadali siya umakyat ng kwarto nila para kunin ang dokumento. Habang hinahanap ni Moira ang dokumento, bigla naman tumawag si Zoe sa kanya. Sinagot ito ni Moira. Sabi ni Zoe, bilisan mo mami dahil papunta na dyan si Tita Giselle. Kailangan mo makuha ang dokumento bago ka maabutan ni Tita Giselle. Dahil baka ano ang mangyari kapag naabutan ka niya. Kaya bilisan mo at umalis ka na dyan. At binaba na ni Zoe ang tawag. Nagmamadali si Moira. At maya-maya may narinig siya na busina sa labas. Bigla siya kinabahan dahil dumating si Giselle. Nagmadali siya bumaba. Habang hawak niya ang dokumento at naabutan niya ang kasambahay sa ibaba, hinarang siya neto kaya bigla niya ito tinulak.
Natumba ang kasambahay ngunit hinawakan naman siya neto sa binti kaya hindi siya agad nakalabas. Sinabunutan niya ang kasambahay para pakawalan siya. Ngunit naabutan siya ni Giselle. Pagpasok ni Giselle, nagulat siya na makita si Moira. Bigla niya sinigawan si Moira na anong ginagawa mo dito, magnanakaw ka. Tinitigan niya ng masama si Moira. Nagulat naman si Moira na makita si Giselle. Hindi alam ni Moira ang gagawin. Bigla nakita ni Giselle ang hawak ni Moira na papel. Kaya tinanong ni Giselle kung ano ang hawak neto. Sabi ni Moira, wala ka ng pakialam doon. Sabi ni Giselle, may pakialam ako dahil bahay to ng kapatid ko. At pinalayas ka na ni Ubeng dito. At ano yung hawak mo? Kinakabahan si Moira. Nag-iisip siya kung paano siya makakalabas. At iniisip niya kung ano ang sasabihin niya. Samantala, sa East Ridge Hospital, kinausap ni Doc Carlos si Lynette. Sinabihan niya si Lynette na kailangan na nila asikasuhin ang mga kailangan nila sa kasal nila. Dahil ilang linggo na lang ay ikakasal na sila. At humingi ng pasensya si Lynette dahil nakalimutan niya sa dami ng ginagawa niya at mga iniisip. Sabi ni Doc Carlos, kailangan mo mag-focus, Lynette, dahil wala ka ng ibang iniisip at isa na doon si Annalyn. Dahil masyado mo na siyang binibaby, isipin mo naman ang sarili mo at ang relasyon natin. Natahimik naman si Lynette. Hindi niya alam ang isasagot niya. Nagdadalawang isip siya kung kailangan ba niya ituloy ang kasal nila. Dahil nanay siya ni Annalyn, kailangan din siya ni Annalyn. Maiiwan nito mag-isa kapag nagpakasal na siya at yun ang ayaw niya mangyari. Samantala, sa isang hallway, habang kausap ni Doc Lindon si Annalyn, bigla dumating si Doc Carlos at sinabihan siya na hindi na ito mag-a-assist sa operasyon na magaganap. Nagulat si Annalyn at Doc Lindon. Sabi ni Annalyn, bakit naman ho? Sabi ni Carlos, dahil ayaw mo sumunod sa gusto ko. Ano ba maitutulong mo sa akin, Doktora Santos? Di ba wala? Kaya mas mabuti pa na huwag ka na lang mag-assist sa akin. Dahil wala ka na talagang maitutulong sa akin. Hindi nakasagot si Annalyn dahil bigla umalis si Doc Carlos. Naiwan sila ni Doc Lindon at Annalyn. Nakatulala. Awang-awa si Doc Lindon para kay Annalyn. Kinagabihan, habang nakabreak si Annalyn, napaupo siya sa isang hallway. Nag-iisip siya at bigla na lang siya napaiyak. Sobrang hirap na siya sa mga nangyayari sa buhay niya. Ayaw niya sabihin sa nanay Lynette niya kung ano ang nangyayari sa kanila ni Doc Carlos. Dahil ayaw niya mag-alala ang nanay niya sa kanya. Dahil gusto niya sumaya ito. At ayaw niya din na maging dahilan siya ng paghihiwalay nila ni Lynette at Carlos. Kaya kahit nahihirapan na siya, titiisin niya ang lahat para lang maging masaya ang nanay niya. Madami-dami pa tayong aabangan, kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.